Welcome back to Klaistorya Movie Recap. Samahan niyo akong alamin ang kwento ni Katie at ng matandang si Leonard. Magsisimula ang eksena sa Chicago, si Katie ay isang waitress at makikita siyang ginigising ang isang customer, ito ang kanyang asawa na si Adam ay nakatulog habang nag-aaral. Ang sumunod na eksena naman ay makikita silang naghahalikan sa loob ng kotse, matapos ay pinag-usapan nila na sana ay marami silang oras sa isa't isa. Sinabi din ni Adam na deserve ni Katie ang magandang buhay. Nang bumalik sila sa restaurant ay nasaksihan nila ang nangyayaring hold-upan. Tumulong si Adam at nahuli ang hold-upper. Matapos ang apat na buwan, si Katie ay nagtatrabaho bilang isang caregiver sa isang matandang mayaman na si Leonard na nakatira sa isang malaking bahay. Si Adam naman ay tumigil na sa pag-aaral para magtrabaho at ang kanyang utang ay patuloy na tumataas. Sobrang stress na si Katie pero sinabihan siya ni Adam na wala siyang dapat ipag-alala. Pakiramdam ni Katie ay hindi nakikinig sa kanya si Adam. Bumalik si Katie sa bahay ni Leonard at patuloy pa rin siya sa pag-iisip ng away nila ni Adam. Nilapitan siya ni Leonard na may hawak na baseball bat sa pag-aakala na may magnanakaw na nakapasok. Sinabi niya na madalas siyang nakakarinig ng naglalakad sa loob ng bahay ngunit wala siyang nakikita. Sinabi ni Katie kay Leonard ang kanyang problema at nangako ito na tutulong kaya kinuha ni Leonard si Adam bilang hardenero. Dumating ang real estate agent na si Mickey at sinabi nito na may kliyente siya na gustong bilhin ang bahay ni Leonard. Sumagot si Katie na sasabihin niya sa kanyang amo ang tungkol dito. Sa sumunod na eksena ay dumating si Mr. Calvern ang boss sa caregiver agency ni Katie. Sinabi ni Leonard na maganda ang ginagawang trabaho ni Katie at nang tignan ni Katie ang kanyang sweldo ay nagulat siya na sobra-sobra ito. Naisip ni Katie na naawa sa kanya si Leonard dahil sa kanyang problema. Gusto niyang ibalik ang tsyeke ngunit sinabihan siya ni Adam na huwag na. Habang pauwi sila ay pinagmamasdan sila ni Mickey. Sa sumunod na araw, pagpunta ni Katie sa bahay ni Leonard ay nakita niya itong wala ng buhay sa kanyang upuan sa attic. Lumapit si Adam at nagsimulang maghalungkat. Nakita niyang nakabukas ang isang ball. Nakita niya sa loob ang mga lumang larawan ni Leonard at isang babae. Sa ilalim naman ay ang maraming pera. Sinabi ni Adam na, dahil walang pamilya si Leonard ay gusto siyang tulungan nito kaya kunin na lamang nila ang pera. Sinabi ni Katie na kailangan nilang mag-ingat. Dumating si Detective Chesler para imbestigahan ang pagkamatay ni Leonard. Sinubukan ni Katie na muling kumuha ng pasyente na aalagaan ngunit sinabi ni Mr. Calvern na hindi siya maaaring kumuha muli hanggang hindi pa tapos ang imbestigasyon. Habang ini-interview si Katie ay nagpunta si Adam sa bahay ni Leonard para kunin ang pera. Nagkataon na may narinig siyang ingay kaya pinuntahan niya ito. Nakita niya na basag ang bintana sabay ng paghataw sa kanyang likod. Nang magising siya ay agad niyang tinawagan si Katie para sabihin kung ano ang nangyari. Sinabi niya rin na nakuha na niya ang pera at nagkakahalaga ito ng $100,000. Iniisip nila Adam at Katie kung sino ang pumasok sa loob ng bahay ni Leonard. Sa takot nila na bumalik ito ay nagpunta sila sa bangko at inilagay sa safety deposit box ang pera habang pinapanood sila ni Mickey. Si Detective Chesler ay kinausap si Katie, sinabi niya na gustong ma-cremate si Leonard pero sumagot si Detective Chesler na walang pamilya si Leonard kaya walang sisigat ng gastos. Kaya anako en lang ni Katie ang gagastusin. Sa libing ni Leonard ay nilapitan si Katie at Adam ng attorney ni Leonard na si Julia Byron Kim. Sinabi niya sa dalawa na ilang linggo ang nakaraan nang sinabi sa kanya ni Leonard na siya ang mag-asikaso ng kanyang will at ang lahat ay ipamamana kay Katie. Ang magsyota ay nagulat sa balita. Binalaan ni Julia si Katie na mag-ingat sa pera dahil kaya umano baguhin nito ang tao. Si Katie at Adam ay lumipat na sa lumang bahay ni Leonard. Agad-agad ay gusto ni Adam na bumili ng bagong kotse at magbakasyon pero sinabi ni Katie na maghinay-hinay lang. Tinawagan si Adam ng pulis na pumunta sa presinto upang magbigay ng ulit ng statement tungkol sa hold-upan sa restaurant. Nang magpunta siya doon ay walang record ng pagtawag sa kanya. Nakita siya ni Detective Chesler. Sinabi sa kanya na namatay sa selda niya ang lalaking nag-hold-up sa restaurant ilang linggo lang ang nakalipas. Ang real estate agent na si Mickey ay dumating sa bahay nila at sinubukan bilhin muli ang lumang bahay ni Leonard. Tumanggi si Katie at sinabing siya na ang bagong may-ari nito at kung hindi aalis ay tatawag siya ng pulis. Sinabi ni Katie kay Adam na gusto niyang makausap si Julia pero pinigilan siya nito.
Matapos ay may nakita siyang brand new na relo sa bathroom at sinabi ni Adam na peke lamang ito. Tila nagdududa na si Detective Chesler kaya balak niya puntahan si Adam ngunit nakasalubong niya si Katie. Lalong nagduda ang detective nang sabihin ni Katie na pinamanahan siya ni Leonard. Nang makita ni Adam si Katie na nakikipag-usap kay Attorney Julia ay nagalit ito. Nangako raw sila na hindi na makikipag-usap dito, sumagot si Katie na wala siyang naalala na nag-usap sila ng ganun. Sinabi rin ni Katie kay Adam na maaaring alam ng real estate agent na si Mickey ang tungkol sa pera kaya kailangan niya mag-ingat. Matapos makipag-usap kay Julia, sinabi ni Katie kay Adam na alam na ng pulis ang ginawa nilang ilegal at maaaring mawala sa kanila ang lahat. Gusto ni Katie na ibalik ang pera ngunit pinigilan siya ni Adam dahil ayaw na niya bumalik sa dating buhay. Makikita na ini-interview ni Detective Chesler si Mr. Calvern tungkol sa notes niya tungkol sa kondisyon ni Leonard. Nagulat si Mr. Calvern nang ipakita ng Detective Cog magkano ang tinanggap ni Katie bago mamatay si Leonard. Nagulat din siya nang malaman na kinuha rin si Adam na magtrabaho sa bahay. Hinanap ni Katie si Adam at nang hindi niya makita ay tumingin-tingin siya sa paligid at napansin niya ang isang nakatagong kwarto. Sa loob ay nakita niya ang mga cheque na nakapangalan kay Ethan at nakita rin niya ang naagnas na bangkay at isang bag ng diamonds. Sinabi niya kay Adam na meron gardener si Leonard na may pangalan na Ethan at isang araw ay hindi na nagpakita. Si Mr. Calvern ay galit na galit kay Katie dahil nag-take advantage ito sa matandang si Leonard at sinira ang pangalan ng kanyang kumpanya. Umuwi si Adam na may dalawang bagong cellphone. Sinabi ni Katie na ibalik ito at ang mga diamonds. Pero paliwanag ni Adam ay ninakaw ni Ethan ang diamonds at nabaril na walang nakakaalam. Gustong tawagan ni Katie si Detective Chesler ngunit sinabihan siya ni Adam na baka mawala sa kanila ang lahat. Sumagot si Katie na okay lang mawala ang lahat basta magkasama sila ngunit hindi pumayag si Adam. Nangako siya na aayusin ang mga gulo. Itinago niya ang katawan ni Ethan at sinunog naman ang mga cheque. Nang gabing yun ay nakarinig si Adam na may pumasok sa bahay. Kumuha siya ng baril at hinarap ang lalaki, ito pala si Mr. Calvern. Nagulat ito at nahulog sa hagdan at namatay. Pumasok sa eksena si Detective Chesler at sinabi kay Katie na wala siyang alam sa nangyari. Nabanggit niya rin na hindi malinaw kung ang pagkamatay ni Leonard ay natural cause. Tinanong ng detective kung may nabanggit ba si Adam na Ray Gascon. Ito ang pangalan ng holdupper sa restaurant na siya ding janitor kung saan nag-aaral si Adam. Sinabi niya na huwag ipaalam ni Katie ang kanilang pinag-usapan. Nakipagkita si Katie sa attorney si Julia at sinabi niya ang sitwasyon. Kinuha nila ang safety deposit box at nakita nilang wala ng laman. Sinabi ni Julia na iiwan siya ni Adam dala ang pera at diamonds at ipakukulong pa. Kailangan huwag hayaan ni Katie na umalis si Adam kung hindi siya ang mapagbibintangan. Sa sumunod na eksena ay natagpuan ng mga pulis ang katawan ni Ethan at ipinaalam ito kay Detective Chesler. Umuwi si Katie at nadatnan niyang nag-eempake si Adam at dala ang pera. Sinabi ni Adam na hindi tunay na real estate agent si Mickey at isa itong kriminal na nagnakaw sa isang jewelry store na siya ring bumaril sa kasamahan nitong si Ethan. Gusto ni Katie na tumawag ng pulis ngunit huwag na raw dahil tatakas na sila ni Adam. Natuwa si Katie dahil hindi pala siya iiwan nito. Biglang sumulpot si Mickey at hinostage si Katie. Nagpalitan ng putok sina Mickey at Adam. Parehas silang tinamaan ngunit namatay si Mickey. Umiiyak si Katie habang hawak si Adam. May sinabi si Adam tungkol sa garden at namatay din. Biglang dumating si Julia at sinabing kailangan nilang hanapin ang mga diamonds na may halagang higit $3 million bago dumating ang mga pulis o kung hindi ay baka siya makulong. Nang mapaisip si Katie na hindi niya nabanggit ang halaga ng diamonds kay Julia ay bigla na lamang siya tinutukan ng baril. Ipinaliwanag ni Julia na matagal na niyang hinahanap ang diamonds kasama si Mickey. Hindi niya akalain na papatayin ni Mickey si Leonard. Tinanong ni Julia si Katie kung nasaan ang diamonds pero sinabi niya na tinago ito ni Adam. Habang nakatutok ang baril kay Katie ay bigla pumasok si Detective Chesler. Pinutukan siya ni Julia pero hindi tinamaan dahil tinulak siya ni Katie. Binaril ni Detective Chesler si Julia at agad itong namatay. 4 na buwan ang lumipas, si Katie ay nasa garden at buntis. Binisita siya ni Detective Chesler upang sabihin na sarado na ang kaso at walang kinalaman si Adam sa kaso. Hindi rin nila nakita ang diamonds.
Binuhay ni Katie ang sprinkler at pumasok sa loob. Sa garden ay biglang lumitaw ang mga diamonds.